pag-ibig ang siyang pinakamagandang regalong ibinigay ng Diyos sa atin. Ngunit bakit pagdating sa akin, ang pag-ibig ay nagpapaalala ng lungkot at pangungulila? Ang gusto ko lang naman ay maramdaman kung may nagmamahal sa akin. Ngunit bakit kung mayroon man, ay binabawi sa akin ang tadhana? Ipinanganak ba ako para mamuhay na mag-isa? Nabuhay lang ba ako para umiyak, masaktan at magdusa? Hanggang kailan ako makukulong sa mga bighati ng kahapon? Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating tulang. Mr. Romantico. Tay, limang araw na lang po. Outtaking niya na. Mahigit isang buwan din po tayo naghintay. Simula ng eleksyon. Kumusta naman kayo? Balita ko, nagkita na kayo ni Miranda. Oo. Oh, at tulad ng inaasahan ko, pina-plastic lang niya ako. Pero naging maayos naman ang orientation and transfer of power kahit na medyo awkward. Ay, isa nga pala tayo, may susuotin na ba kayo sa outtaking nyo sa June 30? Ay, wala pa eh. Pero madali naman bumili ng barong sa mall. Simple lang ang gusto ko. Total, nire-represent ako ang mga pangkaraniwang tao. Mga magsasaka, mga guro, mga factory workers, at iba pa. Pero, hindi pa rin ako pasisiguro, Tay. Magdadagdag po ako ng security sa outtaking nyo. Mahirap na, baka may umatakin kaaway. Basta ako, hindi ako natatakot kung ano man ang mangyari. Alam ko naman kasi na hindi ako pababayaan ng Diyos. Siya nga pala, no? Sakaling manumpa na ako bilang gobernador, si Sister Viel ang papalit sa akin bilang tagapamahala ng Loving Hands Foundation. Good choice po si Sister Viel. Buo ang support ako sa kanya. Basta tay, pag formal na kayong naupo bilang gobernador, huwag niyong kalilimutan na magpahinga, ha? Kailangan, malusog kayo palagi. Kasi, marami pa kayong paglilingkuran dito sa Alapar. Tatandaan ko yan, anak. Excited na ako makapaglingkod sa ating probinsya. Sir, saan po ulit tayo? Doon ulit sa lumang bahay namin ni Mama. Bala ko kasi iparenovate yun eh. Silang sira na kasi. At saka yun lang ang natitirang alaala sa akin ng kabataan ko. Okay, sir. Sandali, Nilo. Hinto mo kotse. Bakit po? Parang kilala ko yung taong grasa na namamali mo sa tapat ng Evergreen Building. Madali ka, hinto mo. Lalabas lang ako, ha? Kayo, samahan niyo ako. Yes, sir. Pupuntahan natin yung taong grasa na yan. Yes, sir. Tito Ador? Kayo po ba yan? Sino ka? Bakit mo kilala? Hindi niyo pa ako namumukhaan? Ako po ito, si Morel. Morel? Ikaw ba talaga yan? Opo, Tito. Alika, sumama kayo sa akin. Aalalayan po namin kayong tumayo. Ayan po yung van namin, no? Pamangkin.
pakakainin at aayusin po natin ang itsura nyo. At saka hindi na po kayo matutulog o mamamalimos sa kalsada. Ako na po ang bahala sa inyo. Weh, ang laki ng bahay mo, Morel. Parang palasyo. At saka ang gaganda ng mga gamit. Dito na kayo titira kasama ko. Kaysa tumira kayo sa kanya. Nanay Nora? Oh, bakit, Morel? Nanay Nora? Siya po si Tito Ador. Siya po yung ikinakwento ko sa inyo dati. Tiyuhin ko. Nakita ko po siya sa kalye na mamalimos. Baka pwede pagtulungan nyo ni Ate Esther at Kuya Tani na linisin at bihisan ng malinis na damit si Tito. Tapos samahan nyo sa kusina para makakain naman po siya. At Tito Ador, siya po si Nanay Nora. Siya po ang mayordom at nanay ko po rito sa mansyon. Sige anak, kami na bahala sa tiyuhin mo. O tara na ho, mga Ador. Sumama na kayo sa akin. Ayan, mga Ador. Malinis ka na. Naahitan ka na rin ni Tani. Hindi ka na mukhang taong grasa. Salamat, Nora. Kahit na alam kong sobra kayong nahirapan sa akin. Wala yun. Masaya akong makatulong sa'yo. Ang laki ng pinagbago ng pamangkin ko. Paano siya naging ganito kayaman? Napangasawa niya kasi si Madam Victoria de la Riba. Nang mamatay si Madam, napamanahan si Morel. Pero mas lumaki pa ang yaman ng pamangkin mo dahil masikap siya at madiskarte bukod sa napakabait niyang tao. Marami siyang tinutulungang mamahihirap at mga batang ulila. Ganun ba? Alam ko yan, nagugutom ka na. Tara na sa kusina at nang makakain ka na. Anak, pasensya ka na kung ngayon lang uli ako nakapunta rito. Marami lang kasi akong inaasikaso para sa takeover ni Sister Viel sa Loving Hands Foundation. Okay lang po yun, Tate Leon. Eh kayo, kumusta na kayo? Ilang araw na lang po, o-taking nyo na eh. Oo, nakausap ko na yung transition committee ng probinsya. All set na sa Huwebes. Barel, eto na ang Tito Ador mo. Oh, nandito si Ador? Yung si Tito. Halika, maupo ka. Nakita ko siya kaninang namamalimot sa tapat ng Evergreen Building. Kaya sinamak po siya rito. Kumusta ka na, Ador? Kailan ka pa lumaya? Mag-aanim na taon na, Leoncito. Anim na taon na din akong palaboy-laboy sakali. Nakalulungkot naman. Tito Ador, si Tatay Leon ang susunod na gobernador ng probinsya ng Calabar. Pinabati kita, Leoncito. Sa wakas, bago nang mamumuno sa probinsya. Morel, maraming salamat at pinatuloy mo ko dito sa mansyon. Wala po yan, Tita. Si Kuya Elmer po pala, kumusta na? Matagal na akong walang balita sa anak ko. Ang huli ko lang alam mula sa mga kamag-anak ko, nagbulakbol si Elmer at nalulong sa droga. Hindi ko na alam kung nasaan na siya ngayon. Kakalungkot naman po, Tita. Alam ko na rin ang totoo, Morel, na hindi ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang asawa kong si Minda. Inamin sa akin yun mismo ni Elmer nung araw na nasentensyahan ako. Morel, patawarin mo ko kung pinagbintangan kita. Patawarin mo rin ako kung pinagmalupitan kita at hindi minahal. Kung alam mo lang, pinagsisisihan kong lahat yun. Sana'y mapatawad mo ko sa mga kasalanang nagawa ko sa'yo. Matagal ko na po kayong napatawad, Tito Ador. Maraming salamat. Payakap nga sa pamangking ko. Oh,
Tito Arthur. Mabuti naman at nagkapatawaran na kayo. Dito na ho kayo tumira. Magsimula na ulit tayo ng panibagong buhay. At tutulungan ko kayong mahanap si Kuya Elmer. Sana'y mahanap pa natin si Elmer. Nasasaktan kasi ko kapag naiisip kong napariwarang anak ko. Huwag kang mag-alala, Ador. Mahahanap natin si Elmer. At tutulungan makapagbagong buhay. Asintado pa rin ako ha. Walang kakupas-kupas. Patay sila kagad sa akin. Oh, hello, Ronaldo. Bukas, south-taking ceremony sa tapat ng Kapitolyo. Meron akong assignment para sa'yo. Sinong ipatutumba mo sa akin? Yung bagong gobernador ng Alabar, si Leoncito Gomez. Ano? Magandang spot itong lugar na ito para patayin ang Leoncito Gomez na yan. Walang makakapansin sa akin. At pagkatapos ng tatay-tatayan mo, ikaw naman ang isusunod ko, Morel. Mga kababayan, ngayon ay masasaksihan na natin ang panunumpa ni Governor-elect Leoncito Gomez. Isalubungin natin siya ng masigabong palakpakan. Tinatawagan natin si Governor-elect Tatay Leon kasamang kanyang anak na si Morel Santiago na siyang may hawak ng Biblia. Leon. Ay, Leoncito Gomez. Do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as governor of the province of Alabar. Do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as governor of the province of Alabar. Preserve and defend its office, execute the law, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the province. So help me God. Tatay! Tatay! Diyos ko! Tatay Leon! Tumawagin na pala siya! Diyos ko! Nakikiro sa pako! Iligtad niyo, tatay ko! Iligtad niyo! Morel! Morel! Malapit na sa atin yung doktor. Morel Santiago? Dok! Dok, kumusta na tatay ko? Ano nalagay niya? I'm sorry po. Pero ginawa na po namin ang lahat para maisalba ho ang buhay ni Governor Gomez. Pero sumuko na rin ho ang kanyang katawan. Wala na po ang ama niyo. Tatay! Hindi pwede ito! Hindi pwede mamatay ang tatay ko! Success, Ronaldo! Patay na si Governor Gomez. Sa inyo na ulit ang Kapitolyo. Good. Good job, Elmer. Napakahusay mo. Tulad ng pinangako ko sa iyo, marireceive mo ang kabuuan ng bayad ko mamaya. O sige, mamaya na uli ako tatawag sa'yo. Magse-celebrate pa kami ng asawa ko. So, kung patay na si Leoncito, ibig sabihin, ako na uli ang gobernador ng probinsya ng Alabar? Yes, mahal ko. Sa atin uli ang Kapitolyo. Tayo pa rin ang hari-trena ng Alabar. Oh, I'm so proud of you, Ronaldo. Talagang pinahanga mo ko ngayon. At dahil tagumpay tayo ngayon, magsasabi,
Cheers! Naitumba na natin si Leoncito. Siguradong madali na nating may patutumba si Morel. O ano, mahal? Ready ka na ba sa yung biggest comeback? Of course, I'm ready. Ako si Governor Miranda de la Riva Salamon, nagbabalik ang tunay na reyna ng Alabar. Dinora, huwag kang mag-alala. Nandito lamang ako para damayan ka. Oh, narito na tayo sa morgue na pinaglagyan sa tatay mo. Maayos na siyang na-makeupan at nabihisan. Ilalagay na sana siya sa otaul, pero sabi ko eh, huwag munang tatakpan. Kasi gusto mong mahawakan ang bangkay ng tatay mo. Sir Morel, eto na po yung labi ng ama niyo. Nakikiramay po kami sa inyo. Tara na, Morel. Lapitan na natin ang tatay mo. Tatay Leon. Morel. Oh, Diyos ko. Bakit nangyari sa tatay ko? Ano kasalanan niya para sa pitin niyang ganito? Siya na nakakaya sa isang nagbibigay ng lakas sa akin para lumaban. Siya na lang ang natin talang taong nagmamahal sa akin at kapat. Bakit pati siya kinuha niyo pa rin sa akin? Tatay! Tatay ko! Inay Nora, suko na ako. Hindi ko na kayang lumaban. Tuloy na akong tinalikuran ng Diyos. Huwag mo sabihin yan, Morel. Kahit kailan, hindi ka magagawang talikuran ng Diyos. Mahal ka niya. Kung mahal niya ako, bakit binabawi niya sa akin ang lahat ng taong nagmamahal sa akin? Kung alam niyo lang kung anong hirap at pagdurusang pinagdaraanan ko nung mawala sa akin ang aking ina, si Tita Minda, si Sarah, at si San Junicia, si Victoria, at ngayon si Tatay Leon. Oh, pagod na akong umiyak. Hindi ko na kaya. Well. Ito lang ang iisipin mo. Kung susuko ka na sa pagsubok na ito, paano mo pa mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng iyong ama? Kailangan mo pang lumaban, anak. Kailangan mo pang tumindig para labanan ang mga taong gumawa nito kay Leoncito. Huwag kang subuko, Morel. Kailangan ka pa ng iyong ama. Tatay Leon, sinusumpa ko. Magbabayad ang mga taong gumawa nito sa'yo. Hindi ako titigil hanggat hindi nila napagbabayaran ang mga kasalanan nila sa inyo! Oh. Hello, Attorney Krista de la Riva. Napatawag ko kayo. Marami akong ipapagawa sa'yo. Gusto kong imbestigahan mo lahat ng krimeng ginawa ni na Ronaldo Solomon at Miranda de la Riva Solomon. Alamin mo lahat ng mga koneksyon nila sa loob ng pulisya. Isama mo na rin pati yung mga dati nilang tauhan. Magagawa.
nakuha po natin yan, sir, pero baka matagalan po tayo. I need evidences as soon as possible. Para hindi ka na mahirapan, hanapan mo ng koneksyon kay na Ronaldo at Miranda, yung pagbomba sa yate kung saan namatay si Tita Victoria. Pati yung pagkakasunog dati nung Loving Hands Foundation. Alam kong malaki ang kinalaman nila Ronaldo doon. Basta, lahat ng mga kasalanan nila sa taong bayan, i-expose natin. Kailangan natin gumanti sa ginawa nila kay Governor Leoncito Gomez. Okay, sir. Magsisimula na akong mag-investigate at maghanap ng ebidensya as soon as possible. Humanda kayo sa akin, Ronaldo at Miranda. Ilalantad ko lahat ng mga baho nyo. Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi nakakamit ni Tatay Leoncito ang hustisya! Morel, eto, dinala kita ng pagkain. Paghapunan ka muna. Salamat po, Inay Nora. Maraming tao ang nasa loob at labas ng kapilya. Gustong makita ang mga labi ni Governor Leoncito sa huling pagkakataon. Lahat sila nakikiramay at nagdadalamhati sila sa pagkamatay ng butihin mong ama. Pagkatapos, alam mo ba, malakas ang hinala ng taong bayan na sina Ronaldo at Miranda ang may kagagawan nito? Ganun po ba? Kaya nga, mistulang may people power ngayon sa harap ng Kapitolyo. Binabantayan ng mga taong naroroon na huwag makapasok si Ronaldo at Miranda. Hindi raw sila makapapayag na maupo ulit si Miranda bilang gobernador ng Alavar. Ay, Morel, nandito na si Sir Krishna. Krishna, pasensya ka na kung ngayon lang ako nakarating. Dumaan ako sa Kapitolyo kanina. Sobrang dami ng tao. Nagdarasal para sa inyo ni Tatay Leon. May mga media na rin sa labas ng kapilya. Nagko-cover. Balitang balita na sa buong Pilipinas yung nangyari sa tatay mo. Gusto kong makamit ni Tatay Leon ang hustisya. Huwag kang mag-alala, Morel. Pinagalaw ko na ang mga tauhan ko para maghanap ng ebidensya laban kay na Ronaldo at Miranda. Hayaan natin sila mag-celebrate sa tagumpay nila ngayon. Pero humanda sila sa atin. Yung dado na dati nilang tauhan na nasa pangangalaga ko ngayon, kinausap ako kanina. Handa raw siya makipagtulungan para expose ang mga kahayupang ginawa ng ganid na mag-asawa. Mabuti naman kung ganoon. Sana mapagbayaran na ni na Sir Ronaldo at Ma'am Miranda ang mga kasalanan nila sa taong bayan. Kailangan nilang managot sa ginawa nila sa tatay ko. Handa ako sa maaari nilang gawin laban sa akin. Hindi na ako natatakot sa kanila. Lalaban ako kahit saan pa kami makarating. Narito tayo ngayon live sa Amancio Alabar Avenue kung saan nakikita nyo sa inyong mga TV screens na punong-puno ng tao ngayon sa aking likuran. Lahat sila'y nagdadalamhati sa pagkakapatay kay Alabar Governor Leoncito Gomez. Si Gomez, kilala sa buong Alabar bilang civic leader, ay tumakbo sa pagkagobernador ng probinsya nitong nakaraang eleksyon. Katunggali si dating Alabar First Gentleman na si Ronaldo Solomon. Nanalo si Gomez ng Baya landslide at siya ang kauna-unahang gobernador ng probinsya na hindi kabilang sa angka ng mga Alabar at de la Riba. Ayon sa bagong talagang hepe ng Santa Catalina PNP, tinatayang nasa 10 to 15,000 na katao ang naririto ngayon para makipaglibing sa yumaong gobernador. Samantala, ayon din sa pulisya, patuloy pa rin ang investigasyon nila sa pagkakapatay sa bagong gobernador. Ayan po, at makikita natin na nasa likod ng karo ang anak ni Gobernador Gomez na si Morel Santiago. Noong isang taon lang ay namatay ang kanyang asawa at kilalang bilyonaryang si Victoria de la Riba. Kasama ni Morel Santiago ang kanyang malapit na kaibigan si Attorney Krishna de la Riba. Dating katandem ni Gomez na si Antonio Macranas at Alabar Londis
District Congressman Almanzor Mahmud. Ito si Mayra Matos, nag-uulat para sa Alabar News TV. Ms. Matos, nasa loob po ng ban si Atty. Krishna. Kanina pa po niya kayo gustong makausap. Ah, sige ho, sir. Papasok na ho ako sa loob. Ah, good afternoon, Atty. Krishna Del Riba. Pasensya na sa storbo, Ms. Matos. Kailangan natin mag-usap. Maupo kayo para magkaroon tayo ng privacy. Sure. Ba saan ang ating pag-uusapan, Atty. De La Riba? Okay, direct to the point. Since isa kang investigative journalist, ibibigay ko sa iyo itong mga documents na to. Ano ito, Atty.? Lahat ng yan, mga ebidensya na sangkot sina Governor Miranda De La Riba at ang asawa niyang si Ronaldo Solomon sa mga ilegal na gawain tulad ng corruption, underground businesses, crimes, etc. Are these verified? Yes. All documents are legit, checked, and verified. Ms. Matos, gusto kong ilabas mo to sa iyong investigative documentary. Panahon na para malaman ng buong Pilipinas ang kasamaan ng mag-asawa. Attorney, kung sakaling ilalabas ko ito, for sure isa ito malaking pasabog. Yes. And I believe na malaki ang maitutulong nito sa iyong karir. Pero mabigat na kalaban ng pinsan niyo, Atty. Sigurado manganganib ang buhay ko. Oras na ilabas ko to. Huwag kang mag-alala. You'll be under my protection. Ako rin ang bahala sa kaligtasan ng pamilya mo. Basta sundin mo lang yung nire-request ko sa'yo. Anyway, I have something for you. Here, tanggapin mo. Oh, check it. I hope 3 million pesos will inspire you. Madadagdagan pa yan pag nasira na si Miranda at Ronaldo sa taong bayan. Sige, Atty. Gagawin ko ang lahat para ma-expose si Governor at Ronaldo sa mga masasama nilang gawain. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpapakita ng pagmamahal at suporta sa aking yumaong amang si Governor Leoncito Tatay Leon Gomez. Sa totoo lang, masakit po sa akin ang araw na ito na ihatid sa huling hantungan ng aking ama. Napakabuti niyang tao. Kaya nalulungkot ako na naranasan niyang ganito kasaklap na katapusan. Hindi man yan tayo napaglingkuran bilang gobernador, pero napaglingkuran niya ang bayan bilang isang ordinaryong tao. Ipinaglaban niya mga karapatan ng mga maralita, mga katutubo at mga ulilang katulad ko. Buong buhay niya, inilaan niya sa paglilingkod sa bayan. Naging guro, leader ng mga magsasaka, leader ng mga maralita, naging tagapangalaga ng mga batang ulila. Maraming sinakripisyo si Tatay Leon sa ating lahat para lamang mabigyan tayo ng maayos sa buhay. Ngunit sadyang may mga taong sakim at ganit sa kapangyarihan at hindi nila hinayaang maupo bilang gobernador ang isang tapat na tao katulad ni Tatay Leon. Mga kababayan, sana huwag niyo kaming iiwan sa pagkamit natin ng hustisya sa pagkamatay ni Tatay Leon. Huwag tayong tumigil sa paglaban sa ating mga karapatan. At lalong huwag nating hayaan na mamuno sa ating probinsya ang mga taong sakim
at galit sa kapangyarihan. Laban para kay Tagalion! Wisip na Morel dyan! Akala niya mapapabagsak ako sa mga pinagsasabi niya. Pwes, nagkakamali siya. I am Miranda de la Riva Salamon. Walang sino man ang makakahila sa akin pababa. Ano ba problema, Miranda? Bakit nagagalit ka na naman? Narinig mo ba yung pinagsasabi ni Morel sa libing ni Leoncito 3 days ago? Hindi. Bakit? Ano ba sabi niya? Napanood ko sa internet yung video clip. Ang sabi niya sa harap ng libo-libong tao, huwag daw akong hayaang makabalik sa pwesto. Oh. Nagsusulsol siya sa mga tao para magkagulo sa probinsya natin? Kaya pala mas dumagsa mga tao sa Kapitolyo ngayong araw, kahit na nakalibing na si Leoncito. Ayon sa mga tao ko na nag-oobserva doon, nag-aakla sila laban sa atin. Hindi ka raw hahayaan na makabalik bilang gobernador. Akala nila mapipigilan ako sa pagbabalik bilang gobernador ng Alabar? Nagkakamali sila. Babawiin natin sa kanilang Kapitolyo kahit na gumamit pa tayo ng dahas. Saka mo na isipin yan. Nasa labas na ng bahay natin ang mga supporters natin. Parating na rin daw si Judge Minerva Cruz para pangunahan ang outtaking mo bilang gobernador ng Alabar. Kailangan maganda ang aura mo ngayong araw. Oh, sige. Palalabasin ko ang araw na ito. Pero, pagkatapos kong maupo muli bilang gobernador, kumanda talaga sa akin ang Morel na yan! Preserve and defend its office. Execute the law. Do justice to every man. And consecrate myself to the service of the province. So help me God. Nakabalik na naman sa kapangyarihan si Miranda de la Riva Salomon. Ganyan talaga pagganit sa kapangyarihan. Gagawin ang lahat para hindi sila maalis sa pader. Mga walang hiya sila ni Ronaldo. Alam ko may kinalaman sila sa pagkakapatay kay Tatay Leon. Yan din ang hinala ko. Delikadong pamangking ko. No, kung alam mo lamang, Ador, matagal na nilang pinagtatangkaan ang buhay ni Morel. Pero hindi sila nagtatagumpay. Kasi mabuting tao ang pamangkin mo, Ador. Laylora, nandito po kami ni Krishna. Ito pala siya. Kayo pala, Morel, Sir Krishna. Babalik na ako sa kusina. Ipaghahanda ko na kayo ng makakain. Siguradong pagod na pagod kayo ngayong araw. Salamat, Nora. Morel, kumusta ka na? Ito po. Malungkot, Tito Ator. Pero nakakataba ng puso kasi libo-libong nakiramay at sumama sa funeral procession ni Tatay Leon noong linggo. Tatlong araw na palang lumipas simula nung maihatid sa huling hantungan si Leoncito. Mga Dor, pakilipat nga po sa Alabar News Channel. May inaabangan po kasi ako na programang investigative docu ni Mayor Matos. Sige ho. Ngayong araw sa espesyal na episode na ito, isang malaking pasabog ang ating masasaksihan. Ilalantad natin ang korupsyon at mga iligal na gawain ni na Governor Miranda de la Riva Salomon at ng kanyang asawang si Ronaldo Salomon. Ipipresenta natin ang mga tunay at verified na dokumento at mga video na nagpapatunay na matagal nang niloloko ng mag-isawang Salomon ang mga taga-Alabar. Dito lamang yan sa investigative docu. Krishna, ibinigay mo kay Myra Matos yung mga documents na nakuha mo? Yes, Morel. Binigay ko lahat sa kanya nung araw ng libing ni Tatay Leon. Sa ginawa mo, iho, siguradong masisira ng reputasyon ni Miranda at Ronaldo. Yun naman ang gusto nating lahat, di ba? Panahon na para singilin natin si Miranda at Ronaldo sa mga kasalanan nila sa atin at sa bayan. Nakakainis! Lalong dumadami ang mga tao sa labas ng Kapitolyo para pigilan ang pagbabalik ko.
kahit kailan talaga salot ang mga hampas lupang yon. Ronaldo! Ano? Kailan mo ba gagawa ng paraan para umalis na yung mga tao sa paligid ng Kapitolyo? May malaki tayong problema, Miranda. Anong problema? Nag-message sa akin yung mga kaalyado natin. Inilabas daw kanina ng programang investigative docu ni Myra Matos yung mga dokumentong nagsasangkot sa atin sa korupsyon at mga illegal na gawain. Ano? Paano nangyari yun? Malamang may kinalaman dito si Morel. Hindi ba nga sabi mo sa akin hawak niya kamo yung mga dokumentong yun? Oo nga! Si Morel! Uhulintik talaga! Siguradong siyang nagbigay ng mga yun kay Myra Matos! Hindi lang yun ang problema natin. Yung mga kaalyado natin, nagsisimula ng kumalas sa atin dahil sa expose na yun. Yung mga supporters natin parang umaalman na rin. Hindi ako papayag na masira tayo ng dahilan doon. Magpapatawag ako ng presscon. Tawagan mo na rin ang mga lawyers natin para sampahan ng kaso yung Myra Matos na yan. Idadamay ko na rin sa asunto ang Alava News Channel. Sige. Tatawagan ko na yung mga abogado natin. Tapos, kapag napayuhan na nila tayo kung anong gagawin, saka ako magpapatawag ng press con. Ay, gawin mo na ngayon! Bilisan mo! Ay, nako! Humanda sa akin ang Morel na yan! Talagang buburahin kita sa mundo! Huwag natin muling hayaang makaupo ang kuragot at mamamatay taong gobernador! Protektahan natin ang Kapitolyo laban kina Miranda at Ronaldo Solomon! Ibagsak sina Miranda at Ronaldo Solomon! Huwag natin hayaang maging gobernador ng probinsyang ito si Miranda Solomon! Na siyang nagpapatay kay Yoncito Gomez! Ibagsak sina Miranda! Sige, tunayin mo na itong mait. Ikaw na muna ang bahala sa kanila at pupuntahan ko si Attorney Krista. Isigaw na ito, Justicia, para kay Tatay Leon! Justicia, para kay Tatay Leon! Justicia! Magaling ang ginawa ninyo, Karusting. Lalo nag-aalab ang damdamin ng tao na makamit ang Justicia para kay Tatay Leon. Ginagawa namin ito dahil matagal na kaming pagod sa pang-aabuso ni na Miranda at Ronaldo Solomon. May pagagawa po sana ako sa inyo kung maaari. Ano yun, attorney? Yung iba sa inyo, magmarcha sa bahay nila Ronaldo at Miranda. Huwag kayong mag-alala dahil sasamahan kayo ng mga pulis. Isaserve na kasi nila ang warrant of arrest sa mag-asawa sa pagmasakar nila sa buong sitio sa Tetuan. Sige, attorney. Sasabihan ko ang mga kasama ko. Magmamarcha kami papunta sa bahay ng mga Solomon para masiguro naming hindi makakatakas ang mga mamamatay taong yon. Ibagsak sina Miranda at Ronaldo Solomon! Ibagsak! 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 Governor Miranda de la Riva at Ronaldo Solomon! Inaaresto namin kayo sa pagpatay at panununog sa buong sitio sa Tetuan. Napapaniputan na namin ang buong bahay nyo! Ibagsak! Sumuko na kayo ng payapa sa amin! Hulihin ang mag-asawang daddy! Hulihin! Hulihin! Kasalanan sa bayan! Justisya para kay Tatay Leon! Sinisira na nila yung malaking gate natin. Yan tayo ang mga armas! Hindi tayo susuko sa kanila! Yes, boss! Ronaldo? Ano nangyayari? Nasa labas ang mga pulis para hulihin tayong dalawa. Ha? Nasa labas din ang mga taong bayan. Galit na galit sila sa atin. Nalitikan na. Anong gagawin natin? Paano tayo makakatakas? Boss, kami na bahala dito. Tumakas na kayo. Sige, tatakas na kami. Miranda, doon tayo tumakas sa secret tunnel natin sa basement. O sige, halika na. Bilisan na natin. Tara. Tako! Nasira na nila ang bakal sa gate. Paputukan na natin ang mga pulis! Come on!
akong merienda para sa'yo. Tuloy po kayo, Tito Ador. Bukas po yung pinto. Eto, binasan kita ng merienda. Salamat po. Lalapag ko na lang dito sa mesa mo. Morella, alam kong walang makakapantay kay Leoncito pagdating sa pagiging mabuting ama. Pero pamangkin, nandirito lang ako para samahan, damayan at kabayan ka. Hindi man ako naging mabuti sa'yo noon, handa naman akong bumawi sa'yo ngayon. Kasama mo na ako ngayon sa laban. Salamat po, Tito Otor. Matagal ko rin pong hinintay na sabihin niyo yan sa akin. Morel! Morel! Si Nora. May Nora, pasok ko kayo. Morel, alam mo na ba ang balita? Hindi po, bakit? Anong balita? Naglabas na kasi kanina ng warrant of arrest ang pulisya laban kina Miranda at Ronaldo. Huh? Tapos ito mga supporters ng tatay mo ay nilusob ang bahay ng stepdaughter mo. Ayun, nagkakagulo na ngayon doon! Talaga? Unti-unti na silang nagbabayad sa mga kasalanang ginawa nila. Ang inaalala ko, baka may masaktang mga civilian. Kilala naman natin ang private army ni Miranda at Ronaldo. Wala silang sinasanto. Ang narinig ko lamang kanina sa balita, yung mga natitirang tauhan ni Ronaldo ang naiulat na namatay. Ewan ko lamang kung may mga nadamay na civilian. Nararamdaman kong galit ang taong bayan kina Miranda at Ronaldo. Pero huwag sanang umabot sa puntong may mga mamamatay. Sigurado kong hindi gugustuhin ni Tatay Leon. Kakausapin ko si Krista. Baka may magagawa siya para pakalmahin ang mga supporters natin. Bakit tuminto ka? Kailangan kong bumalik sa bahay natin. Eh, kung ano man yung nakalimutan mo, huwag mo nang balikan. Sigurado ako na pasok na nila ang loob ng bahay natin. Nandun pa yung mga pera at mga mahalagang dokumento natin. Kapag nawala yun, gutom tayong pareho. Hindi na ako babalik doon sa bahay. Oh, sige, mauna ka na. Ako na lang ang mag-isang babalik. Alam ko ang gagawin ko. Hindi ako magpapahuli. Sige na, Miranda. Mauna ka na. Mag-iingat ka, Ronaldo. Hindi ako magpapahuli sa kanila. Dahil kapag nangyari yun, isang malaking kahihiyan para sa akin yun. Ayun na yung bakal na pinto palabas ng tunnel. Kailangan ko na makaalis dito. Ha? Hindi ko na matiis ang amoy. Ano ba ito? Ang hirap buksan. Kinakalawang na kasi ang bakal na pinto. Hayaan, nabuksan ko na. Nabuksan ko na. Nakasubong sa kamay mo! Mga polis! Bakit may mga polis dito? Bakit nandito din ang ilang media? O sige, sasa na yan! Tiga! Anong pasasan? Tiga! Lumayo nga kayo sa akin! Bitiwan niyo ako! Miranda! Inaaresto ka namin sa salang pagpatay sa mga mamaya ng Sitio Tetuan. Ano pa yung sasabi mo dyan? Wala akong inalaman sa pagpapatay sa kanila. Pwede mo bitiwan mo ako sa kape! Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Miranda de la Riva Solomon. Ako ang gobernador ng probinsya ng Alabar. Kilala po namin kayo, ma'am. At alam na namin ang mga illegal ninyong ginagawa. Sir, nakusasa na namin. Kasi, isakay na yan sa mobil. Yes, sir. Magbabayaran itong ginawa niyo sa akin. Sana. Pumunta kayong lahat! Ano ba? Gobernadora pa rin ako ng probinsyang ito. Irespeto niyo pa rin ako. Gob, kung sumusunod lang po kayo sa amin, edi sana wala pong persang magaganap. Kukuha na kayo ng mag-shop. Bakit may mga taga-media pa na nasa loob? Pwede ba paalisin niyo mga yon? Lalo lang nila akong pinapahiya. Hindi po sila alis, Gob. Huwag na kayong magreklamo. Kuha na namin kayo ng mugshot para matapos na ito. Mamatay daw ka, Miranda! Tinalimat ko naman! Kulang pa yan sa kanimo! Ang pagkasawa! Bakit kang mabulo! Matupulo ka kayo sa ulungan! Magsitigil kayo! Mama!
Patay ka na. Ako pa rin ang gobernador ng Alabar. Hindi niyo ako mapapabagsak! Basta ka na! Sa tuloy na kadababanon! Humanda kayo sa akin! Oras na makawala ako! Sisingiling ko kayo! Matahan niya! Pagkatapos kuhanan na mugshot, binalik ulit sa kanyang selda si Governor Miranda de la Riva Solomon. Hindi rin pinayagan ng korte na magpiyasa dahil sa patong-patong na kaso ng murder na isinampa laban sa kanila ng asawa niyang si Ronaldo Solomon. Samantala, at large pa rin si Solomon at siya sulukuyang pinaghahanap ng mga otoridad. Ang board member naman ay si Marjorie Galiga, ang itinalaga naman bilang officer in charge ng probinsya ng Alabar. Mabuti naman. Ito si Myra Matos, nag-uulat para sa Alabar News Channel. Nakakaya yung nangyari sa kanya. Pero hindi pa dapat tayo magsaya. Dahil nakakawala pa rin si Ronaldo, na alam nating mas matindi kaysa kay Miranda. Siguradong gaganti yan si Ronaldo, lalo na sa pamangkin ko. Kaya dinoble ko na ang security ng bahay at ng LVGC building. Kailangan din natin magdoble ingat dahil anumang oras pwedeng umatake si Ronaldo sa atin. Oo nga. Krista? Tito Ator? Morel. Morel? Anong balita? Nahuli na ng mga pulis si Miranda kaninang alas 8 ng gabi. Nakakulong. At nakuna na siya ng mugshot. Pero si Ronaldo hindi pa rin nahuhuli. Ganun ba? Sinubukan kong matulog kanina pero... hindi talaga ako dalawin ng antok. Morel, siguro dapat magpa-check up ka na. 4 days ka nang ganyan. Oo nga. Sa totoo lang, bagsak na yung katawan mo. Nangangalumata ka na rin. Worried na kami sa'yo. Krista, Tito Ador. Oo, Morel, ano? Ayos ka lang ba? May kutang paningin. Inimatay si Morel! Morel! Tatawag ako na pala siya! Ayos ko! Anong nangyayari sa pamangking ko? Kumusta na si Morel, Ator? Kakakausap lang ni Attorney Krishna doon sa doktor. Nagkaroon ng mild stroke si Morel. Kapag tumatayo siya, lalong umiikot ang kanyang paningin at na out of balance. Hindi na rin siya makapagsalita ng maayos dahil parang tumabingi ang mukha niya. Hindi ba? Kapag sinabing stroke, nasa panganib ang buhay ni Morel? Ay, Diyos ko po! Mabuti na lamang kamot na dala agad si Morel sa ospital. Tara, Nora. Puntahan natin ang pamangkin ko. Sige. Ito, dito. Dito ang kwarto niya. Sandali, ako na magbubukas. Nora, pasok na kayo ni mga door. Kumusta na po si Morel, Sir Krishna? For now, maayos naman ang lagay ni Morel. Pero kailangan pa rin siyang obserbahan. Eto, pinatulog muna siya ng doktor. Sana pagalingin siya agad ng Panginoon. Bugis talaga. Ang daming nasira at nawala sa mga gamit namin. Pinagkukuhan mga hampas, lumang lumusog sa bahay namin. Ito naman mga pulis, nakisabay pa. Buti na lang at nakuha ko agad yung pera at mga mahalagang dokumento sa secret compartment sa master's bedroom. Pulis, kakainis. Si Miranda nagpahuli pa sa mga pulis. Paproblemahin ko pa kung paano ko siya itatakas. Wala na rin ako masyadong tauhan. Teka, si Elmer. Tama, tatawagan ko si Elmer. Baka meron siyang marigrot pamalit sa mga namatay ko at nahuli kong mga tauhan. Hello. Hello. Oh, boss, Ronaldo. Boss, nabalitaan ko yung nangyari sa inyo, ah. Ang shot ni Governor, nasa front page sa mga dyaryo ngayong araw. Nalagasan ako ng maraming tauhan. Kailangan ko mga bagong recruit. Sa pagkakaalam ko, marami kang alam na pwedeng maglingkod sa akin. Marami akong kakilala.
Papayag naman sila basta't malaki ang bayad. Kilala mo ako, Elmer. Alam mong malaki ako magbayad. Basta kailangan ko sila as soon as possible. Itatakas natin si Miranda sa kuluan. Sige, Boss Ronaldo. Maasahan mo ko dyan. Ay, saka pala. Kailan mo ipatitira ulit sa akin si Morel? Malapit na. Pero sa ngayon, unahin muna natin ang pagtakas ni Miranda. Basta Elmer, ipatitira ko uli sa'yo si Morel. Pero siguruhin mo na hindi na siya mabubuhay pa. Huwag mag-alala, Boss Ronaldo. Meron akong plano sa taong yun. Mas masakit ang mararanasan niya kaysa sa naranasan ni Leoncito. Good. Aabangan ko yung paghihiganti natin kay Morel. Tito Atas, Lainara. Kumusta na yung pakiramdam mo? Oo, dahan-dahan lang sa pagbangon. Nahihilap pa rin ako. Lalo na kapag sinasabuhang bumangon. Alalayan na kitang bumangon, Morel. Ayan. Isa nga pala. Bumili ko ng makakain mo. Mga prutas at meron ding mainit na lugaw. Kanina pa kayo dito? Oo, Morel. Magdamag ka namin binantayan. Dito na rin kami natulog ni Ador para sakaling magkamalay ka, maaalalayan ka namin. Siya nga pala, anong balita? Nahuli ba si Ronaldo? Hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli si Ronaldo. Sa totoo lang kinakabahan kami ni Ador. Kasi baka biglang bumalik si Ronaldo para maghiganti sa atin. Kaya pakiusap, Morel. Alam kong nagluluksa ka pa rin sa pagkamatay ni Leon. Pero pamangkin, ngayong nasa gitna ka ng laban, kailangan intindihin mo munang kalusugan mo. Magpalakas ka para mapaghandaan mo si Ronaldo. Sa totoo lang, Tito, pagod na ako sa paglaban sa kanila. Tinaman ako sa mga tao para magkaroon ng kaaway. Ganyan din ang sinasabi sa akin ni Madam Victoria noon. Marami din siyang naging kaaway. Kasama na doon ang kanyang anak at manugang. Pinasok mo ang mundo ni Madam. Kaya pati yung tahimik mong buhay, nadamay na. Kung ito ang kapayaran sa pagmamahal ko kay Victoria, sige, titiisin ko na lamang ang hirap at sakit. Pero maasa pa rin ako. Sana tumating ang araw na maging maayos na uli ang lahat. Basta, Morel, nandito lang kami ni Nora sa tabi mo. Kasama mo kami sa laban. At hindi kami matatakot na ipagtanggol ka, Morel, laban sa mga masasamang tao na tulad ni na Miranda at Ronaldo. Boss, mga biyasa sila sa pakikipaglaban at pagpatay. Karamihan sa kanila, mga gun for hire, katulad ko. Ang iba sa kanila, galing sa mga notorious na sindikato ng kidnap for ransom. Mabuti kung ganun. Tulad ng sinabi ko sa iyo, Boss Ronaldo, hindi birong halaga ng serbisyo nila. Wala akong pakialam kahit magkano pa yan. Bilyones ang pera naming mag-asawa. Kung ganun, wala tayong magiging problema. Tawa ba, mga sama? Ayos, ayos. Manginig kayo. May mission tayong gagawin. Itatakas natin si Miranda sa kulungan. Mahirap. Pero alam kong makakaya natin to. At ikaw naman, Elmer. Boss. Ikaw na ang bahala kay Morel at Krishna. Pero unahin mo si Morel.
Matagal na akong atat na patayin ng lalaking yun. Teka nga, Elmer. Napapansin ko sa iyo na parang may pinaguhugutan ka ng galit kay Morel. Personal na galit, boss. I see. Basta gawin mo ang lahat para mapabagsak mo ang lalaking yun. Kapag nagawa mo yan, may gantimpala ka sa akin. Wala nang natira pa sa akin. Kapangyarihan, reputasyon, respeto. At lahat ng yon dahil kay Morel. Isinusumpa ko talagang lalaking yon. Dahil sa kanya. Kaya ako naghihirap dito sa kulungan. Ayoko na. Ayoko na! Gusto ko na umalis dito! Pinamatay ang mga pulis sa loob ng istasyon. Mga rebelde komunista yata ang mga ito. Oh, patay na ang lahat ng mga pulis! Ayos ako! Kunin na natin, please! Tay! Sino ba kayo? At saka bakit ako sasama sa inyo? Anong gagawin niyo sa akin? Mga tauhan kami ng asawa niyo. Si Ronald ako. Sumama sa inyo. Bilisan natin. Bago pa tayo abuti ng mga pulis. Sige, sige. Oo. Sasama na ako sa inyo. Heto na ang pagkain natin, Ador. Salamat, Nora. Walang anuman. Ay, siya nga pala. Alam mo ba yung balita ngayong umaga? Ha? Alam mo ba na may lumusob ng mga armadong lalaki sa headquarters ng Bangkal Santa Catalina PNP? Talaga? Eh, teka, doon nakakulong si Miranda, hindi ba? Oo! Ay, tinakas ng mga armadong grupo ang demonya! Ako, malaking problema to pag nagkataon! Kailangan natin ngayon ng doble ingat. Siguro, alam na ni Attorney Chris na nasa mga oras na ito, nakatakas na ang kanyang pinsan. Kailangan mapagandaan sina Miranda at Ronaldo. Dahil kapag nagsanib persa sila ulit, sigurado ko, magiging madugo ang kalalabasan. Tinbite. Ador! Nora! Sir Krishna, nabalitaan niyo na po ba yung pagtakas ni Miranda doon sa kulungan? Oo, kaya kailangan na natin iuwi si Morel sa mansyon. Pero hindi pa magaling ang pamangking ko. Huwag ka mag-alala, Mang Ador. Nakausap ko na ang mga magiging personal doctor niya at isang nurse na tagapag-alaga. Mas ligtas si Morel doon sa mansyon. Mahigpit ang seguridad doon, kaya hindi makakapuno si Miranda at Ronaldo. Oh, sige, sige, Attorney. Gawin mo ng lahat para sa kaligtasan ng pamangking ko. Bago ko umatake, aalamin ko muna kung anong galaw ng security ni Morel para mapag-aralan ko kung paano ko silang matatalo. Kagamitin ko itong telescope. Ayun, nakikita ko may parating na van. Huminto sa malaking gate na itim. Pumapang isang lalaki. Sandali. Si Papa yung bumapa at lumapit sa isang security na nasa labas. Ayun, bumakas na yung gate at pumasok na sa loob yung van. Ibig sabihin si Papa, kakampi na ni Morel. Ubisit! Nung dati si Mamang inagaw niya sa akin, tapos ngayon si Papa naman. Talagang sumusobra ka na, Morela. Lahat ng pagmalat swerte kinukuha mo. Manda ka sa akin. Makuha lang kita. Sinisiguro ko sa'yo na pahihirapan kita ng todo. Saan niyo ba ako dadalhin? Ha? Nasaan ba si Ronaldo?
Nandito na ako, mahal. Ronaldo! Oh, thank you. Thank you. Niligtas mo ako sa mabaho at masikip na kulungan na yun. Tingnan mo naman ang itsura ko. Hirap na hirap na ako. I want my old life back. Huwag ka mag-alala. May babalik din natin sa dati ang lahat. Mapatay lang natin ang mga kontrabida sa buhay natin. Oh yes, mahal. Kailangan magawa na natin yan sa lalong madaling panahon. Huwag kang aturado. Kasi ayoko nang maghirap ng ganito. Ano ka ba? Darating din tayo dyan. Basta mahal. Now that we're back in the game, expect the unexpected. Yes. Oh, on the way na ako sa location. Nandiyan na ako after 5 to 10 minutes. Oh, okay. See you later. Sino kayo? Ano kailangan nyo? Itiwan nyo ako! Itiwan nyo ako! Kumilot! Sige, huwag kang pumulot! Kung mga taong kayo ni Ronaldo at Miranda, hindi ako natatakot sa inyo! Ano ba? Itiwan nyo ako! Pagitiwan niyo ako, sabi! Maupo ka dyan! Tanggalin niyo itong dakil sa ulo ko! Kanino kayo naglilingkod? Kina Miranda at Ronaldo ba? Pwes, I tell you, kahit patayin niyo pa ako, hindi pa rin kayo magtatagumpay sa pagpapabagsak kay Morel! Hindi kami naglilingkod kina Miranda at Ronaldo. Kung ganun, kanino? Ayan na siya. Ayan. Sino ka? Magpakita ka sa akin. Ha? Sandali. Ikaw? Buhay ka?